Cruising altitude would be 37,000 feet, and weather en route is forecasted to be fair. Manila weather update shall be reported prior to our descent. To safeguard guests and crew members and threats of the Cebu Pacific has implemented additional precautionary measures to provide everyone peace of mind while in flight. Your safety and comfort is always our priority. We request all guests to pay attention to announcements from the flight deck and cabin crew. Your usual patience, full cooperation, and compliance are highly appreciated. Please do not hesitate to call on to the attention of our cabin crew should you require further assistance or clarification on these important measures. We wish you a safe and pleasant journey. Thank you for flying Cebu Pacific. Nawalan ako ng connection. Kakapasok lang namin sa hotel. Yan. Ito yung mga bagahe ko. Yan. Dami. Yan. Yan. Ito yung ano. Ito yung hotel. Ang ganda siya. Yan. Tapos ito yung may ano. Ito kami naka-check-in sa 5-star hotel sa Taguig. Ang ganda. Ang ganda. Yan. Ito yung view. Ito yung view. Hanggang bintana na lang kami. Yan o. Dito kami sa Taguig. Sa 56th floor. 5-star hotel siya. So lang hanggang pintuan lang kami. Ito yung ang ganda. Ang ganda ng hotel. Yan o. 5-star hotel. Yan. Bawat isa sa amin, kanya-kanyang room. Yan. Ang ganda siya. Ang ganda ng hotel quarantine talaga. Sarap. Yan. Ang social na taga Hong Kong kasi ganda ng hotel yun, oh. May jacuzzi dito. Yan. Ito. Yan. Sampung araw kami magstay dito. Yan. Ang ganda. Ang ganda siya. Yan. Kung hindi ako umuwi ng Pilipinas, hindi ko nasubukan mag-check-in sa 5-star hotel kasi kakayanin ko ba yung 12,000 per night? Mabuti lang umuwi ako ngayong araw. Natikman ko yung paano mag-check-in sa 5-star hotel. Ang mahal kaya ang per night dito, 12,000. Pero at least na-enjoy ko rin yung ano. Ang hirap magbiyahe. Haggard ang mukha. Magmula pa kagabi na karang araw. Wala kami tulog kasi nag-overnight kami sa airport. Sa Hong Kong airport. Tapos kanina ang flight namin alas 9. Tapos ang daming proseso pag uwi. Pagdating mo ng airport, galing sa Hong Kong, tapos pagdating mo dito sa Pinas, araming dadaanan na proseso. Mahirap. Tapos pila-pila din. Pero napakaganda kasi ang ganda ng ano,
ng hotel na binigay sa amin. Ano siya? Grand Hyatt Manila. Napakaswerte namin na yung bats namin ngayon na galing Hong Kong, napakaswerte kasi kasi iba napunta din sa mga aparte lang sa amin, 5-star hotel. Nakakatuwa. Pahinga na kami ngayon kasi pagod sa biyahe, walang tulog. Yan, ganda. Yan, yung mga taga Hong Kong, umuwi na kayo. Ang ganda ng hotel na naghihintay sa inyo, 5-star hotel. Yan o. Sosyali ng hotel. Ang ganda. Kaya ngayon, lubos-lubusan ko na yung pagtulog dito sa magandang kama. At least nandito na ako sa Pilipinas. Kahit mag-stay pa ako dito ng 15 days, okay lang. Kasi hindi naman ako nagmamadali umuwi. Yan o, enjoy lang. Libre yan. Libre from uwa. Sa tagal ko nag-a-abroad, ngayon ko lang natikman yung ano ng uwa. Yung bonus ng uwa sa mga OFW. Kasi magmula nung nag-abroad ako, matagal na, 20 years na ako sa abroad. Hindi ko pa na ano yung mga benefits ng uwa ngayon pa lang. Unang natikman ko yung benefits ng uwa sa mga OFW, yung naka-check-in sa hotel, 5-star hotel, 10 days. Oo. Ganda. Kulang sa tulog. Kaya nga. Sana lahat ng naswertihan na makauwi, depende kasi sa ano tawag yan, sa booking ng uwa kung saan hotel yung papauwi ng Pilipinas. Eh, sa amin swerte sa bats namin kasi nasa ano kami dito sa Grand Hyatt. Ang ganda. Kahit 15 days pa ako dito, okay lang. Kasi ang ganda ng hotel eh. Ay, mabalik ako mamaya. Tutulog muna ako, pahinga. Ang ganda. 1 hour late. Sana all. Ganito lagi. Oh, ganda. Sana all ganito lagi, no? Sarap sa pakiramdam. Nakapagpahinga. Uwi na kayo, yung taga Hong Kong. Magbabad ako dito sa bathtub. Sana all ganito lagi. Oh, di ba? Puno na siya. Sana all ganito lagi. Magre-relax. Hot water.